Isang magandang umaga po mga kababayan. Ano na ang nangyayari sa mga Duterte boys, celibato, bongo, at isalin na rin natin si Harry Roque na hanggang ngayon ay nagtatago at pinaniniwala ang nasa Davao. Nasa Davao itong si former Secretary Harry Roque. At napaka-elusive, parang isang anong tawag sa isda na ano na madulas. Napaka-elusive ni Harry Roque. But anyway, seryoso po ang ating PNP sa paghahanap kay Harry Roque. Dahil nga po ito hindi umattend sa mga hearings na nagdaan at hindi pa po makapagpasa as he promised yung pong mga documents na hinihingi ng atin pong miyembro ng Quadcom sa lower house. Yan. Mga kababayan, simple lang naman yan. Kung wala kang problema, bakit ka magtatago? Kung wala kang itinatago, bakit ka magtatago? Yan, yan ang malaking tanong dyan para po kay Secretary Harry Roque. Meron nga po sigurong tinatago, kaya hindi po siya makalabas. Hindi, ayaw niyang lumantad. Siguro po hihintayin niya na hanggang matapos po yung Quadcom, tong hearing po na to. Alright. Ano naman po yung mga issues sa mga tao ni Digong? Very obvious naman po na nagkakalaglagan. Sila-sila na po ang nagbabanatan. Tong mga dating tao ni President Digong, yan na nga po pinangungunahan ni Rowena Garma. Yan. Talagang kung napanood po nyo ito, binasa niya po yung kanyang napakahabang affidavit. Maliwanag po ang kanyang pagkakasabi na itong si Bongo nga ay sangkot sa reward system. Ganun na rin po itong si Bato de la Rosa sa execution. Yan. At marami po tayong mga witnesses kagaya ni Joby Espinido, ni Colonel Espinido, andyan si Kerwin Espinosa. Lumiliwanag po mga kaibigan at nabubuo na po or buo na ang puzzle. Actually, kita na po natin ang talagang salarin po dito. At meron nga po ngayong ugong-ugong na si former president daw ay dadalo sa hearing. Not in the lower house, not in the Quadcom, pero sa Senado. Mga kababayan, huwag na tayong maglokohan dahil ito po ay isang drama, isang scripted. Kung si Bongo, si Bato, si Robin Padilla ang mangunguna dyan sa hearing na yan. Wala ka pong maaasahan dyan. Lahat-lahat po na mangyayari dyan ay sarsuela. Wala kang mapapatunayan dyan dahil marami po sila-sila, marami po silang magkakasama sa Senado. Bakit ayaw umattend ni Digong sa lower house? Dahil ang mga congressman po natin ay yung wala pong kinikilingan kung ano po yung tama, kung ano po yung issue, dun lang po sila nakatutok. At kung ang issue po ay war on drugs, ay talagang ano po, gigisahin po nila si Digong Duterte dito sa Quadcom kung siya po ay umattend dun. Pero kung wala kang kasalanan, wala kang dapat katakutan. Pero bakit tong si Bato de la Rosa, Digong Duterte, they have been avoiding invitations from the members of Quadcom. Maliwanag po na may iniiwasan. Pupunta sa Senado dahil, of course, mga kaibigan, mga protektor ni Digong, ang mga tao doon, si Bato, Bongo, Robin Padilla at karamihan na sa kanila ay maka Duterte. Sino lang naman ang talagang fair doon na senador?
si Risa Hontiveros. Siya lang po ang legit na senadora na talagang nagtatrabaho para sa bayan at para sa mamamayan. The rest, wala na po. Mga pro-Kibuloy yan, mga pro-Digo, mga pro-China. Kaya mga kababayan, papayag daw si Digong kung sa Senado gaganapin ang hearing. Pasensya na po kayo dahil hanggang ngayon, still have this stuffy nose. Yan, ang hirap po, runny nose. So, balikan po natin yung topic. Sigurado pong scripted. Wala pong mangyayari sa Senado. Nagsasayang lang po tayo ng pera ng bayan kung ipagpapatuloy po nila yan. Hindi naman po yan fair and just na investigasyon kung sa Senate. Dahil si Bato de la Rosa ay one-sided, bias. Kasama niya sila Bongo, sila Robin Padilla, at mga iba pang kasamaan, Amy Marcos, name it. Halos lahat po sila ay protector ni Digong. So, sino? Sino ang ano po? Ang manggigisa kay Digong doon? Wala. Isa lang. Si Risa Hontiveros lang. Senator Risa. Kaya wala. Hindi po ayun. Kaya po pumapayag si Digong na pumunta sa Senado dahil pro Duterte ang karamihan sa mga senadores. Yan ang maliwanag. Kaya useless. It's just a waste of money if they will allow this to happen in the Senate. Dapat kung talagang desidido siyang linisin ang kanyang pangalan, even with Senator Bato and Bongo, do it in the lower house, in the Quadcom. Doon yung ipakita na malinis nga kayo at wala kayong problema. Wala nga kayong na-violate sa war on drugs. Doon nyo ipa-prove na malinis nga kayo at wala kayong nagawang mali na hindi makatao. Yan. Yan ang challenge ko sa inyo. Useless yung probe kung sa Senado gagawin dahil mga kakampi nyo ang tao dyan. Kaya once again, huwag nyo na lang yan ituloy because you're just wasting people's money. Kung si Bato de la Rosa ang mag-head o si Robin Padilla o si Bongo, wag na lang. Matulog na lang tayo dahil walang mangyayari dyan. Alright? Okay mga kababayan, huwag po nating kalilimutan, bumoto ng tama at ibasura na po natin ang mga taga-Davao. Dahil napatunayan na po natin na hindi po nila kayang i-lead ang Pilipinas at gawing progresibo. Hindi po nila kaya. Sa kungkungan ulit tayo pupulutin kung itong mga taga-Davao na naman ang maghahari. Wala pong mangyayari sa Pilipinas. Real talk lang po tayo. Alright mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po ay maging matalino sa pagpili ng mga kandidato. Gusto ko pong ipanawagan na suportahan po natin si Dr. Toto Causing dahil sa ngayon po siya po ay pinag-iinitan ng COMELEC. Gustong gawin pong nuisance candidate at i-disqualify. Yan po ang nakikita po natin plano ng COMELEC. Mga kababayan, ipagtanggol po natin. Let's defend Toto Causing dahil isa pong matinong tao at mayroon pong intensyon na maglingkod, paglingkuran ng mamamayang Pilipino. Si Toto Causing po ay may magandang plano at gusto niya pong isulo ang jury system. Kaya suportahan po natin si Toto Causing na matuloy po ang kanyang kandidatura at hindi po ibasura ng COMELEC. Nagpapakita lang na meron kayong pinapanigan at ginagawa niyong personal ang yung attempt to disqualify Toto Causing. Dahil ba siya ay vocal sa kanyang sinusuportahang tea and trio, kaya ganyan kayo? Mga kababayan at mga kabunyog, yakapin po natin at tulungan po natin si Toto Causing na sana'y matuloy ang kanyang kandidatura at at least mabigyan po ng pagkakataon na tumakbo
at ipakita ang kanyang angking talino at kahusayan para pagsilbihan ang taong bayan. Maraming pong salamat once again. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paalam.